Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin na si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ang paglalakad,
Nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla lang nakita ang mahal kong murog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y nagupuri. Ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa, sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya'y iyong nakita. Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang bato na panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na makal ni Jesus.
at sinabi sa kanila, kinukat sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang kinahanap mo?" Akala ni Maria, siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin ay guru. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sakalip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin si Maria Magdalena. Ang tanong, nang nabukay na muli ang Panginoon, dapat sa mga apostol siya muna magpakita, lalo na kay Pedro. Bakit ang inunang pinagpakitaan ng sarili ni Jesus
ay si Maria Magdalena. Pagkatapos sa mga apostol, ang pinakadakilan po kasi napakalaki ang pagmamahal ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Paano niya ipinadama ang kanyang malaking pagmamahal? Una, si Maria Magdalena ay isang taong makasalanan. Mula nung nakita niya si Jesus at nakilala, nagbagong buhay na si Maria Magdalena. Iniwasan na niya ang lahat ng pagkakasala at ginawa niya ang lahat para manatili siyang napakadalisay bilang pagmamahal niya sa Panginoon. Ikalawa, pinaglingkuran ni Maria Magdalena ang ating Panginoon nang walang tigil. Lakat ng kanyang panahon, iginugol niya sa ating Panginoon bilang pagmamahal sa kanya. At lagi niyang kinakausap ang Panginoon. Ipinagkaloob ni Maria ang kanyang panahon para makausap lagi ang Panginoon, lagi-lagi. At sapagkat ganyan ang napakalaking pagmamahal ni Maria Magdalena, nung si Jesus ay nabukay na muli, ang kanyang pinagpakitaan ng sarili, ang unang-una ay si Maria Magdalena. Sana napakalaki din sa ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin. Ang ating tugon sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kaniyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama.
ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay nang tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos among makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na nakahanda. Ngayon na si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang iniaking pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi nabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangaral sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalena na buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus, siya ay saksi sa kanyang pagpanaw ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakarian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, nasaren mo, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus, nasaren mo, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawin na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap namin na banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Jesus, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay
sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.